Hi Angel, maligayang bati sa'yo. Happy debut! At pagkaman may pandemya, palagay ko naman magiging masaya pa rin naman itong birthday mo kasi andyan naman ang pamilya mo, pati yung mga extended family mo, di ba? At tingin ko may pahintulot ang Diyos sa nangyaring ito para mas mapagtanto natin na pahalagahan yung mga bagay na simple lang na kalimitan ay we take for granted. Gaya nga niyan, pamilya, extended family, at higit sa lahat yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Isang karangalan para sa akin na maging ninang mo, buti na lang pinaalalahanan ako ng mami mo kasi sa totoo lang nakalimutan ko na pareho nga pala tayong nagdiriwan ng kaalawan ngayong Hulyo. Queens are born in July, o diba? Ang dami lang iniisip kasi ngayon. So, eto yung mensahe ko sa'yo. May mga ilan akong paalala mula sa salita ng Diyos. At tatagalugin ko para mas may dating at saka challenge din sa akin. So, una, pinag-isipan ko to ha. Sabi sa Una Kronika, 28 siya, kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa'yo. So, yung unang gusto kong paalala sa'yo ay lagi nating hanapin ang Diyos higit sa lahat. Kasi pag may Diyos tayo sa buhay, ay nasa lahat na kaakibat nito yung sabi ni Jesus sa Bagong Tipan sa Mateo 6:33. Kaya ko familiar ka dito kasi kinakanta natin ito. Sabi doon, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. So, may kanta nga, di ba? Hindi ko nakakantahin dahil hindi ako magaling kumanta. Hanapin lang natin palagi ang presensya ng Diyos. Yun yung lagi natin gunahin at idadagdag ng Panginoon lahat ng kailangan natin. At sa kabutihan niya, hindi lang naman yung kailangan natin binibigay niya, pati mga iba pang bagay sa yun yung karanasan ko. Padalwa, lagi mong tandaan, pinagpala ka ng lubos. Una, yung presensya ng Panginoon. Kung I am assuming dahil Kristiyano naman yung lumaki ka sa pamilyang Kristiyano ay born again ka na. So, pinagpala na tayo. Kahit hindi pa nga tayo naging born again, pinagpala na tayo. Dahil binibigay naman ng Diyos, binubuhos niya ang pagpapala niya sa mabuti at masama. Pero nung naging born again tayo, lalo niya tayong pinagpala yung presensya niya. At marami mga spiritual na bagay, spiritual na kayamanan. Lagi nating bilangin mga pagpapala niya. Ito yung tignan mo at huwag ang kung anong sa tingin mo ay wala ka. At sino nga ba yung mapalad? Sabi sa awit isa, basahin ko muna sa awit. Ang ganda nito, yung simula ng mga awit. Sabi dito, talata 1:3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay kiinhawa. So kung tayo ay lumalakad sa piling ng mga matutuwid at yung ating isip nakatuon sa kautusan ng Panginoon sa Biblia, magiging parang punong kahoy daw tayo na natinanim sa tabi ng batis. Siyempre, di ba? Para bumunga ang mga halaman, kailangan diligan.
nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Nais ng Diyos na tayo magbunga at yung dahon na may hindi nalalanta. So hindi daw tayo magiging tagtuyo at yung walang bunga at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So pagpapalain ng Diyos ang ating mga gagawin. I'm sure gusto mong gaya ng lahat na pagpalain ng Diyos. Patatlo, darating ang panahon na maglalaban ng iyong emosyon at katotohanan ng salita ng Diyos para maglalaban yung puso mo at isip. Pero lagi nating tandaan, ito yung ating isip, ito yung ating puso. Hanggang doon na lang muna yung pag-uusapan ko. Ang salita niya, ang panghawakan mo, doon ka lumagi sa krus, sa paanan ng krus. Huwag ang emosyon mo na pabago-bago. Hindi masama ang mga emosyon, dapat din itong i-acknowledge. Hindi naman pwedeng, hindi na lang natin papansinin, hindi kasi siya mawawala. Pero hindi ito ang panghahawakan mo. Example, minsan, feeling mo, lalo na pag teenager, ang dami nagbabago sa'yo, hindi lang physical, pati emotional. Tapos, ngayon, mas magulo na yung mundo kaysa nung kapanahunan ko. Andin din yung impluensya ng social media na matindi. Minsan, feeling mo walang nakakaunawa sa'yo. At to a certain degree, totoo yun. Diyos lang ang higit na makaunawa sa'yo. Maaring maramdaman mo na nag-iisa ka. Pero hindi yung totoo dahil pangako ng Diyos sa Hebreo. Hindi niya tayo iwan ni pababayaan. Sinabi ng Jesus, kasama niya tayo hanggang sa dulo ng panahon. So yun yung dapat panghawakan. Yun yung dapat panghawakan mo. Sabihin mo sa Panginoon na pakiramdam mo nag-iisa ka pero alam mo na hindi. Mahirap. Pero dapat yung panghawakan mo yung katotohanan. Huwag tayo paninlang sa kaaway. Kagaya ng ginawa ni Eva, magtatanim siya ng pagdududa. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang kaaway. Paapat, huwag makiayon sa mundo. Sabi sa Roma 12, talatang 2. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutang ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapaliwanagan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So malalaman lang natin ang kalooban ng Diyos. At yun ang nais natin. Kung ang ating pag-iisip ay hindi natin iaayon sa sanlibutang ito. Example, si CJ Sereno, siguro kilala mo siya, yung tinanggal na Chief Justice noong 2018. Narinig ko siya sa isang event na speaker. Sabi niya, kasi alam niya maraming kabataan, I'm a bucket list. Sabi niya, bucket lists are useless kasi ang dami mga kabataan na didepress, nakikita nila yung mga kaibigan nila na kung saan nakakarating. Personally, I feel isang modern day idol ang travel. Hilig ko rin yun. Pero sabi nga ni CJ Sereno, pwede ka namang umungot o humingi sa Diyos. Hindi mo kailangan magpagal para lang dito kasi natitiyak ko sa katapusan ng buhay natin. Hindi tayo i-commend o pararangalan ng Panginoon dahil na-check natin lahat sa ating bucket list. Kaya sinabi ni CJ Sereno, useless, madidepress ka lang. Alam mong edited, highly edited ang nasa social media, ang mga pinupost ng mga tao. Pero kung ang bucket list mo ay ayon naman sa kalooban ng Diyos, kunwari, gusto mong mabahaginan yung mga kaklase mo na hindi pa nakakakilala sa Diyos, mabuti yon. Pero yung mga kababawan lang, sorry to say this, kagaya lang nung gusto mong makarating ng
Japan, Korea, walang masama doon. Pwede mong ihiling, pero yung ibubuhos mo yung panahon mo, pagod mo, ibuhos mo na lang sa mga bagay na may eternal value. Masama na masama ang mundo, pero sa mga may takot at pananalig sa Diyos, may magandang hinaharap. Hindi man dito, sa buhay na darating na walang hanggan. Habang andito tayo sa mundo, may kapayapaan at galak tayo dahil sa presensya ng Diyos. So, ayon, nawa na meron kang kapulutan ng aral at nawa magkita tayo, hindi man sa taong ito, pag bumalik si Tita Jingle mo, huli yata tayo nagkita ay 2017, Pasko, nanood tayo ng kantata sa GCF Ortigas kasama yung tita mo at si Tita Jingle mo at si Roshni at si Milak. Nagulat ako kasi ang laki mo na. Dalaga ka na. Parang yung huli kita nakita, baby ka pa yata. So sorry na hindi ako nakakadalaw sa'yo medyo. Marami ng utang sini ng Ruth sa'yo. Anyways, marami na akong nabahagi. Puro salita ng Diyos kasi para sa akin yan yung pinakamagandang pabaon sa mundong ito ngayon. I mean, for all time naman siya. Ito yung paborito ko na pagpapala, yung Awit 20. Sabi dito, ang Panginoon ay sumasagot sa'yo sa araw ng kabagabagan, itaas ka sa mataas. Ang pangalan ng Diyos ni Jacob, saklolohan ka mula sa santuwaryo at palakasin ka mula sa Sion. Alalahanin ni Noah ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog, Sela. Pagkalooban ka Noah ng nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas. At sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Garapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Magligtas ka, Panginoon. Sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsisitawag. Masahin mo na lang yung buo sa sarili mong Biblia. Ayun muli, happy 18th birthday, Angel. Napakaganda ng pangalan mo. Alam mo yung sabi ng angel sa Biblia ay mga mensahero ng Diyos. Nagdadala sila ng mahalagang balita kagaya nung anghel na nagsabi kay Maria na magdadalang tao siya ng Mesiyas ng mundo. O kaya minsan, gaya naman sa Lumang Tipan, pinapadala sila ng Diyos para magbabala sa mga tao. So, ayun, di ba? Napakaganda ng ibig sabihin ng iyong pangalan at kahulugan nito at nawa maging mensahero ka nga ng mabuting balita ng Diyos sa lahat ng mga tao na makakamit mo, especially mga close friends mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bye!